si Ginoong Raul Montemayor ay national manager ng Federation of Free Farmers. Baka alam niya kung anong itong nagiging problema sa pier. Ano ba nangyari na? Ha? Nasaan si ano? Si attorney, wala pa? Nasaan sumun na rin si attorney? Hindi, si attorney. PPA, wala pa? Para makakakuha tayo ng latest. Anyway, Mr. Montemayor, magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Kabayan Noli, tsaka sa lahat ng nakikinig sa programa nyo. Ano, matagal na rin, no? Nag-usap na rin kami ni attorney ng PPA tungkol dito sa mga sako-sako ng bigas na nasa pier pa. Ang napakarami ho nito. Eh, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan, pero nandun pa rin nakatambak ang bigas na didelay. Ang unang narinig ko ay parang sinasadyang i-delay ang pag-release ng mga imported na bigas. Kabayan Noli, parang hindi ko mapaniwalaan yung ganung rason, no? Dahil yung ating main harvest ay pumapasok na. At ang dadagsayan mga late September or October. At pagka pumasok na yung harvest natin, bababa na ang presyo ng bigas, no? Kaya kung ako yung negosyante, marami akong inangkat sa murang presyo. Ngayon ko dapat ilalabas yan habang mataas pa yung presyo. Bakit ko hihintayin na bumaba ang presyo sa October, edi lalong nawala yung kita ko. Hindi, masasabay ho sila sa ani ng ating mga magsasaka. Edi kuhawa naman ang mga magsasaka. Opo, yan nga po ang problema. Bumabagsak ngayon ang presyo ng palay, pero yung presyo ng bigas nananatiling mataas. Although lately, itong weekend, nakapagpalabas daw ng at least 300 containers ng bigas. Ngayon, may natitira pa sa Manila International Container Terminal. Yan. Dapat ang Department of Agriculture ang humila dito sa mga importer ng bigas, di po ba? Ang DA? Ha? Actually, Kabayan Noli, yung sinasabi nilang 20 million kilos na nabinbin sa pier, maliit lang yan eh. No? Kasi isipin lang natin, there are 115 million Filipinos na kumakain ng bigas araw-araw. Opo. Yung 20 million kilos na yan, isang saingan lang ubus na yan eh. Kaya maliit lang pong volume yan. In fact, between July and September, kung kailan binaba yung taripa to 15%, ang pumasok na bigas ay mga 800,000 tons. Itong 20 million kilos na yan ay wala pang 1% noong pumasok na imported na bigas. No? Kaya wala pong epekto yan sa presyo. Parang ginagamit lang yan na parang rason or palusot kung bakit hindi mo bababa ang presyo ng bigas bagamat binaba na nila yung taripa to 15%. No? Hindi po yan ang rason. Ay, ano yung rason? Palagay ko, yung natipid na mga importer sa mababang taripa, binubulsa nila. Hindi nila binibigay sa mga mamimili. No? Sa computation namin, Kabayan Noli, from July to September, ang nawalang taripa sa gobyerno dahil binaba ang taripa ay mga 5 billion pesos na. Okay. Nasaan yung 5 billion na yan? Wala naman natikman yung mga mamimili at ngayon nagdudusa pa yung mga magsasaka. Saan napunta yung 5 billion na yan? Eh di siyempre po dun sa kamay ng o sa bulsa ng mga nag-angkat at nagtitinda ng bigas. Aba, ay kung may batayan hong sinasabi ninyo, ay hindi dapat pala nating asahan ang Department of Agriculture, ay dapat makialam na ko si Presidente dahil bigas ho ito. Alalahanin natin, staple food ho ito ng mga Pilipino. Opo. At saka napapansin ko, yung Department of Agriculture ang nagdidepensa dyan sa tariff cut na yan. Kung tutusin, hindi nga sila nakonsulta nung binaba yung tariff na yan. At ngayon sila pa ang inaasahan na dumipensa. Dapat ang dumipensa yan, sila yung Saneda, si Secretary Recto. Yun. Sila naman yung nagtulak niyang 15% tariff na yan na sa nakikita natin, walang nangyari. Kami nahe-hello kasi sabi ho ng si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel ay itong mga nakarang araw,
nanawagan pa sa na i-prioritize daw ang galaw ng mga rice stock na ito para makatulong na madagdagan ang supply nitong bigas, staple food natin, para bumaba ang presyo ng retail prices. Ay nananawagan siya, samantalang ang problema ay mga importer, hindi ang PPA. So, oho, ang ginawa ni GM Jay Santiago ng PPA, nag-imbita siya ng mga media man para ipakita yung mga container vans na yon na kung saan ay hindi pa kinukuha ng mga consignee. Imported na bigas o ito. So, hindi rin alam ng Department of Agriculture ang nangyayari sa mga in-import na bigas. Oo nga eh. At saka kinuwenta po namin, mas mahal na iwanan mo yung kargamento mo sa pier kaysa inabas mo yan at saka ibodega. Opo. No? Kasi sa container van, ilan lang ang malalagay mong sako ng bigas? Hanggang 15 patong-patong. Pero sa warehouse, kahit paabuti mo ng 100 patong ng bigas, pwede. Ay bakit hindi nila dinadala sa warehouse? Malagay ko, may kulang sa papeles yan o kaya baka may nakahalo dyan sa bigas na yan na hinahanapan na ng timing para ipuslit. No? Pero hindi po yan dahil hinihintay nila yung presyo na tumaas dahil most probably pababa na ang presyo. Ngayon ang bigas o? Opo, papasok na yung ani. So with the imported na bigas na mapipilitan na silang ilabas sapagkat na-personal siya mga, sa mga lumalabas na mga balita eh. So magsasabuhay yung ani ng mga magsasaka at saka imported na bigas, ay paano yun? Hindi ho makapag-presyo na maganda ang ating mga magsasaka. Yan po ang problema, parang overkill eh. Kasi pagka nag-ani na yung mga magsasaka, kusang bababa talaga ang presyo. Kahit hindi mo binabaan yung taripa, bababa talaga ang presyo dahil maraming supply. No? Kaya sinasabi namin, doon sana tumutok yung DA sa pagtutulong sa mga magsasaka at maibsan yung epekto ng pagbaba ng presyo ng palay. Pabayaan na niya kay Balisakan at saka kay Recto yung presyo ng bigas. Dahil sila naman ang gumawa ng problema dyan. Mm-hmm. Okay. Hindi lang pala ho sa pier natin dito sa Maynila dahil meron pang Bataan at meron pa rin mga naghihintay doon sa pier ng Subic at saka ng Batangas. Madami opo, pala ito. Magsasalubong po yan. Nako po. Ang resulta niyan ay oversupply sa merkado. Kaya po yung mga trader ngayon na bumibili ng palay sa magsasaka, nakikita na nila yan, nangangamba na sila na pagdating ng October, November, magkakaroon ng oversupply. Bagamat mataas pa presyo ng bigas ngayon, bumibili na sila ng palay ng mababa dahil nangangamba sila pagdating ng October, November, babagsak po ang presyo ng bigas. Dahil sa oversupply. Okay. Ay ngayon ba mababa na, kamusta monitoring nyo ng bigas? Yung dating nabibili ng mga 25 to 27, ngayon nasa 20 to 23 na. At umpisa pa lang ng ani yan, kabayan, no? Opo, opo. Pagdating ng October, baka mas lalong bababa yan. Kaya yun po ang malaking problema ng mga magsasaka. Yun. Hindi sila makikinabang sa mga ani nila. Baka bagsak pa sa punan. Opo. Tsaka yung 5 billion na nawala na tariff collection dahil binaba nga yung taripa, ayon sa batas, yun ay itutulong sana sa magsasaka and sa rice tarification law. Uh-huh. Wala po, wala yun, bumaba pa presyo ng bigas at ng palay, hindi naman umusad ang o bumaba ang presyo ng bigas. Sinong nakinabang? Yung mga trader at importer, 5 billion sa loob ng 3 buwan. No? Okay. Anong klaseng policy ng gobyerno yan? Ay, malaki pala mawawala din sa gobyerno. Ay, sige ho. Maraming salamat po, Mr. Montemayor, at good morning po. Salamat, kabayan. Thank you. Kabayan! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan.